tayo at may makakausap, okay. Makakasama tayong palauhin ngayong umaga. Good. Nasa Zoom na si Secretary Martin Andanar para pag-usapan natin itong nagaganap nga na filing no ng Go Duterte. Secretary Martin, good morning po. Si Jade Ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. And Jay, good morning. Ayan. Good morning, Secretary. Magpapal ka ba na si OC ngayon? Ikaw? Hindi. Ano na tayo? Nasa background, pen-sitter tayo. Tama. Ayun. Totoo yan. Nakita ko na ikaw nandunong ka noong Saturday. So, Secretary, alam mo, kaya ka namin gusto rin makausap ngayong umaga dahil ikaw yung kinukot ng media at nakita naman sa lahat ng news, ano ha? Social media, sa television, sa radyo, dito at sa abroad, na ikaw yung nagsabi magpapahil si Pangulo ngayong araw na ito, Monday na ngayon. Mm-hmm. Mangyayari ba ito? Nasa iyan, sir, kung anong sagot mo rito. Alam mo, Mike, yan naman ay nirelay ko lang sa ating mga kasamahan sa media kung ano yung sinabi ni Presidente na babalik siya sa Lunes para mag-file bilang Vice Presidente. Ang dugtong ko doon ay tingnan natin kung mangyayari ito dahil ito yung naging plano niya noong Sabado. Hindi natin alam kung ano yung kanyang napag-isipan o napag-desisyonan noong nakaraang linggo o noong yesterday. Kung ano naisip niya, kung nagbago ba isip niya, because this continues to be a developing story. At nakita naman natin yung interview ni Banat Bay noong madaling araw ng Linggo na sabi ni Presidente, give me a few hours, konting oras lang, konting oras ang bibigay sa malalaman ninyo. So ito na nga yun. Today is the day and we have until 5 p.m. to wait for that decision of the President kung siya ba talaga yung magpa-file bilang Vice Presidente, bilang Senador, o baka hindi siya mag-file. Tingnan natin. Well, ngayong umaga, habang tayo ay nag-usap, alam ko naman na kahit anytime, 24 hours, may mga communication, may mga plano-plano. Ngayon bang umaga, naramdaman mo na ito na may mga indikasyon as Secretary Andanar na ang Pangulo ay pupunta ng COMELEC? Anong feeling, anong nararamdaman mo, anong instruction ngayong umaga kung meron man? Siyempre, hindi maalis yan sa atin na meron tayong mga espekulasyon at sinusubukan nating hulaan kung anong mangyayari sa susunod na oras. Pero ang mahalaga pa rin sa dulo ay kung ano yung nandun, kung ano yung prueba, what is the proof of life na nandyan sa COMELEC ngayon. For example, mayroon akong mga tao ngayon sa COMELEC at sila na may nakaantapay din, yung mga kasama natin sa government media, at mga kasama ko rin sa opisina na nagtatrabaho at nagre-report sila sa akin at meron silang mga report na yung mga tauhan ng isang vice presidential candidate ay nandoon, naghihintay, nag-aantabay. Palagay ko, napakarami ang nag-i-speculate at talagang hoping for what they think is the best scenario for 2022. Merong marami ang gustong tumakbo pa rin si Inday pagka presidente. Marami ang gustong live pa rin si magpunta pa rin si Presidente Rodrigo Roa Duterte para mag-file. So you know, this has become a business of prediction mga panghula ng mga tao at kasama ito sa nagpapasaya ng ating halalan, Mike. Ito ngayon tanungin kita. Under mo ang RTBM. Meron na bang crew ng RTBM sa COMELEC? Magpapadala ka ba? Nakahintay tayo. Nakaantabay. Nandiyan naman ang RTBM sa Malacanang. Mabilis lang yun. Mabilis lang kumaripas yun pumunta ng COMELEC. At marami rin tayo mga kasamaan sa media na nandiyan na ngayon sa RTBM. So sana yun sa trabaho. Kami nakaantabay lamang kung pumunta si Presidente because that is the only way na makukover natin ng COMELEC ay makapunta ang RTVM doon kapag nandoon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So we are all waiting, we are all anticipating kung darating si Presidente o hindi. And whichever, kung ano man ang kanyang mapag-desisyonan, handa naman tayo.
basta nakahanda kami lahat sa Presidential Communications Operations Office kung talagang pupunta si Presidente para mag-file ng kanyang kandidatura sa ano diyan sa COMELEC or kung magbago ang isip ni Inday kung ano kanyang tatakbuhan, eh first daughter naman siya, kasama siya sa official family and we will also cover her. Okay. Secretary Andanar, sir, alam mo naman natin na yung interview ni Banat Bay, sabi natin, dahil talaga siya nakapag-interview ng alauna, alas dos ng madaling araw. Eh. Ang dami sinabi ron ng Pangulo. Nagulat ka ba doon sa mga revelation ng Pangulo na talagang hindi yun napapag-usapan, eh? Hindi yun nababanggit sa mga pangkaraniwang mga interview at saka yung broadcast ng Pangulo live sa television. Eh. Nagulat ka ba doon sa mga revelation na yun? Marami kasi sinabi. Ang masasabi ko lang dyan, Mike, kung ano ang naging reaksyon mo siguro as a media man. Kung ano yung interest na meron ka or curiosity na meron ka nung habang pinapanood mo yon. Eh, ganun din sa akin. Because kung ano man ang ugali mo sa media o yung karakter mo sa media o yung values mo sa media man, yun din ang meron ako. At parehas din tayo, parehas din tayong dalawa na walang access kay Presidente na diretso. Okay. Siguro yung pinaka-access natin dalawa, kasi Senator Bongo para makapunta tayo kay Presidente. Wala naman pinagkaiba, Mike. So, syempre, hindi naman sobrang nagulat, pero na-confirm lang yung mga naririnig din natin at nababasa natin sa mga social media, sa dyaryo, sa napapahinga natin sa mga kasama natin sa media na kung anong nangyayari dun sa Davao. Pero ganun pa man, ayoko rin pakialaman yan dahil ano yan, yes. Issue ng pamilya yan. Tayo naman may kanya-kanyang pamilya. So sa kanya na yan, kay Pangulong Duterte na yan at sa anak niya. Labas na tayo dyan. Okay. Pero isa na lang, Secretary, bago ko ipasa kay Jade, ano? Ito naman ay legitimate sigurong tanong at pakisagot na rin. Inamin na rin man ng Pangulo. Bago kayo nagpunta ng Intramuros, bago kayo nagpunta ng COMELEC, alam talaga ng Pangulo ang lahat ng nangyayari. Alam ng Pangulo na nag-file si Inday as Vice President candidate. At hindi totoo na hindi mo sinabi at hindi rin totoong hindi sinabi ni Senator Bongo na nag-file si... Again, huling kita namin ni Presidente bago yung Sabado ay nung sa Siargao pa. Bihira kami mag-usap ni Presidente. Si Presidente nagbibigay lamang ng mga order at sinusunod ko lang yung mga order niya. Pagkapag pinatawag ako at kapag kinausap, that's the only time that I talk to him. And we never talk about these things. So, I wouldn't know kung alam ni Presidente ang napakaraming bagay, hindi lang yung pag-file. Hindi ko alam kung anong alam niya, anong hindi niya alam. At hindi totoo na kaya namin diktahan si Presidente. Kami na didiktahan ni Presidente. Siya yung boss namin. At ganun din kay Senador Bongo. Sinabi na nga ni Presidente, hindi naman ako nagpapadikta. So kung alam ni Presidente o hindi na tumakbo ba si Inday o nag-file ba siya during that day, noong 12 noon, noong Sabado, ay sinagot naman niya kay Byron. Sabi niya, alam ko na nag-file. Kasi dalawang COC yung pinaghandaan. Yung isang COC for President, isang COC for Vice President. So alam niya na nag-file. So kung sinabi ni Presidente na siya ay mag-file ng Vice President, yun ang kanyang desisyon. Kung nagbago yun kahapon, nagbago yun, kung magbabago pa yun in the last remaining hours ng deadline, yun ang antabayan na natin. So, yung mga fake news na lumalabas, yung mga kuro-kuro, mga spekulasyon, mga political pundits na nagsasabi na ganito, ganyan, social media, karapatan naman nila magsalita, di ba? May kanya-kanya silang opinion. Pero, yes. Sila nga, sa dulo, mapapahiya din yung mali ang ibinigay na opinion, mali ang ibinigay na kuro-kuro, dahil yung kanilang, alam mo, pag ikaw ay political analyst or political scientist, kapag mali ang hula mo, apektado ang kredibilidad mo. So kaya kailangan talaga ay pag-aralan ng gusto bago buksan ang bibig. Tama yan, Secretary. Ako naman kasi ang ini-establish ko dahil sa tagal na natin sa media, Secretary, alam kong alam mo naman trabaho natin. Ang Presidente kasi iba eh. Kasi siya yung Chief Executive.
Ibig sabihin, siya ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pangalawa, siya yung commander-in-chief. So lahat ng commander-in-chief ng armed forces at ng PNP, sa lahat ng information, hindi pwedeng hindi niya alam. Lalo na politika ito, kaya niya man ang dinidiin ko. Imposibleng hindi alam ng Pangulo. Kaya nga, anyway, dinidiin ko lang yon dahil pinag-aaralan natin yan, sir. Alam mo naman, Secretary, ang ating authority sa pagbabalita, yung may pinanghuhugutan tayo, pagka dapat alam natin yung posisyon, alam natin kung saan ang gagaling yung mga ang authority. At yun ang authority ng Pangulo, Commander-in-Chief, Chief Executive, walang hindi pwedeng hindi niya malaman. Mananagot ang magtatago sa kanya. Alam ko wala namang gumagawa noon. Di ba, Secretary? Eh, kaya nga maraming nanonood sa'yo, Mike, di ba? Kaya nga nagtitrending kayo, brati, sa social media. Mula pa noon hanggang ngayon, 2016, hanggang ngayon, eh, merong iba napapariwara, pupunta sa kung sino-sinong mga, kung ano-anong mga social media personality, pero bumabalik pa rin sa SMNI. Kasi nga, otoridad kayo, meron kayong credibility na pinangangalagaan. You are professional. Mga media man tayo, meron tayong code of ethics na sinusundan. Yes. So, yeah, just like what I was saying, no, kung ikaw isang political analyst, political pundit, kaya makikita mo, di ba, yung mga political analysts or pundits tulad nila you name it, what, sila Clarita Carlos, yung mga yun. Carlos, oh. Yes. Maingat sila eh. Hindi sila yung basta babanat na lang na sabihin na ganito, ganyan. Kasi at the end of the day, babalikan ka mga viewers mo, mga listeners mo, sabihin, ay, ito palang tao na to, eh, impento lang pala yung mga analysis. For example, sabihin mo na minamanipula ni Secretary Andanar o ni Senador Bongo si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tapos after a few hours, magkasalita yung presidente mismo. At sabihin, anong pagmamanipula? Walang ganyan na nangyayari. So, papapahiya. Yun lang naman, sa dulo, kapag fake news ka, kapag false information ang binibigay mo, sa dulo, mapapahiya ka rin. Kasi tayo naman, wala tayong pinagugutan na iba kundi katotohanan lamang. Correct yan. Anyway, Secretary, salamat sa oras mo. Si Jade, yung aking partner, may mga dagdag pong tanong. Follow-up lang, partner Mike, doon sa issue nga niyan. Kasi nga, nag-viral at usap-usapan na rin, Secretary. Mas magandang manggagaling na po sa inyo yung kwento doon mismo sa loob ng COMELEC. Kasi nga, yun nga yung issue na baga hinaharangan, ganon. So, well, pwede ho ba ninyong maisalarawan din kung bakit ganon po ang pangyayari? Kasi hindi natin inaasahan din ganon na mangyayari. Medyo yung ibang media nagtatanong at then medyo hinaharangan na, well, ganito. So, mas magandang sa inyo na po galing yung paliwanag po dyan na Secretary kung doon mismo sa event na yan. Thank you, Jade. Alam mo, yung issue na cordon sanitaire, yung issue na hinaharangan mataas na opisyal sa buong bansa. First among equals, ika nga. Mm-hmm. Siyempre, number one, pagdating sa security, physically, talagang harangin kung sino man yung papasok niya. Kasi kung ano man yung mga threat na pwedeng... ma-i-post mo sa isang presidente. Bodily harm. Kailangan maprotektahan sa presidente. Pangalawa, ay hindi lang naman yung state of national security ang maapektuhan. Hindi lang naman bodily harm ang makakaapekto sa state of national security. Meron din mga impormasyon, etc. So, pagkabang isang tao ay naging presidente, natural lamang yon na talagang babantayan yung isang tao. Mm-hmm. I think the issue that was really thrown at us is kaming dalawa ni Senador Bongo ay meron kaming cordon sanitaire, meron kaming pagharang na ginawa na hindi na makapasok kahit sino. Mm-hmm. Yan naman ay pinabulaanan din yan ni Mayor Inday noon pa man. Sinabi niya na she can go straight to her dad and talk to her dad. Hindi niya na kailangan dumaan pa kung kani-kanino. Mm-hmm. So I guess, yung mga taong nagsasabi ng ganyan, these are all speculations, mga conspiracy theories. Alam mo tayo mga Pilipino, at napakadaming, hindi lang Pilipino, ay mahilig tayo sa mga conspiracy theories. Na harangan, merong cordon sa... ako nga mismo, wala akong access kay Presidente. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang, wala akong access sa kanya. Never ako naka-text kay Presidente or kay
kay ano, kay sa first family, never ako naka-text sa kanila ng diretso. Mm-hmm. Sa kay Ma'am Hanilet, wala akong access sa kanila. The only time that I see them and talk to them are during times na nandun sila, may isang event, at the only time I talk to them are those times na tinatawag ako. Yun lang. At hindi naman ako magbabolunteer para tumawag at makipag-usap. No? Ako naman ay need-to-know basis lamang. So, sabi ko nga kay Mike kanina, your access to information from the president and myself are the same. Kaya nga 'di ba ginawa natin noong 2016, binuksan natin ang buong RTBM, naglagay tayo ng Facebook live streaming. Kung anong access ko kay presidente, yun din ang access ng media. Kaya nga this president is one of the most visible presidents, one of the most transparent presidents in the entire history of Philippine politics, kasi mismo ako na secretary na niya, parehas lang tayo na impormasyon na nakukuha. Ang lamang ko lang siguro, dahil natitext ako, dahil nauutusan ako na kailangan nandun yung RTBM, so syempre nalalaman ko na papunta pala doon. Pero kung ano yung rason na pupunta doon, hindi ko nalalaman yan unless maipaliwanag sa akin. So, cordon sanitaire, you know, it is normal to have to guard the president from all of the harmful effects of terrorism, of information terrorism, lahat. No? So, normal lang yan. Wala namang PSG na papayag na ganun na lang kabukas ang pintuan at ang bintana ng Malacanang. Sisiguraduhin nila na secured ang ating presidente. So, kung iba, kung masama yung loob, wala tayong magagawa dahil the president's prerogative pa rin yung pumili ng mga taong nakapaligid sa kanya. Well, Secretary, naiintindihan din natin yung ilan sa ating mga kababayan na concerned doon sa kalusugan nga ng Pangulo. At isa nga sa mga tinatanong nila, bakit pa pinapupunta pa ang Pangulo dyan sa COMELEC? Senior citizen na nga. At ngayon na sa kalagitnaan tayo ng pandemya, ano bang tugon ninyo doon? Di ba talan dyan? Sabi niya, pupunta ako dyan. Pumunta ako ng COMELEC, doon tinaas ko yung kamay ni Senator Bongo bilang senador. Pumunta ako ng COMELEC nung tinaas ko yung kamay niya bilang vice presidente. Bumalik siya ng COMELEC dahil si Senator Bongo ay nag-file pagka presidente. Wala naman siya ibang rason kung bakit pumunta sa COMELEC kundi yung pagsuporta niya sa kanyang trusted na kaliwang kamay na si Senator Bongo. Yun lang naman na. Wala namang, siya na mismo nagsabi, hindi naman ako mapipilit na kung sino na pumunta dito. So, yun ay desisyon ng ating Pangulo na pumunta doon. Yes, at sa palagay ko naman ay meron pa siyang karapatan na magdesisyon ng kanyang sarili kung saan siya pupunta at saan siya hindi pupunta. Well, huli na lang po sa akin, Secretary, bago ko ibalik kay Partner Mike, para mula po sa inyo, manggagaling na po sa inyo para na din sa lahat ng mga viewers natin ngayon at magkaroon ng kalinawan, wala po kayong itinatagong impormasyon sa Pangulo. Wala po tayong tinatagong impormasyon sa Pangulo. Uulitin ko, there are pieces of information na may kinalaman sa national security at yung national security adviser ang mag-a-advise kay Presidente kung yan ay ilalabas o hindi. Number two, pagdating sa politika, decision ni Presidente, at alam natin na he keeps his cards close to his chest. Mismo kami hindi namin alam. Nalaman ko lang na pupunta dun sa COMELEC nung mga alas 2:50 ng hapon. Kaya ako yung nagkumaripa sa putang COMELEC noong Sabado. Dahil sinabihan lang ako noong time na yon. Hindi ko alam na magpa-file si SBG bilang presidente. Or ang assumption ko lang is he will withdraw his vice presidential candidacy kasi nandyan si Mayor Inday. Now, I was also thinking na baka mag-file ng presidente. Pero wala yun. Puro spekulasyon lang din yung ginawa ko during the time when I posted na the long wait is over. Sabi ko, my president is Bongo. Speculation lang yun. Sarili kong taya yun. Tulad ng maraming mga kababayan natin na tumataya sa kanilang mga kandidato, tumaya din ako ng sarili kong kandidato. Yun lamang yun. Wala akong alam na advance information about it. And even today, ang pinanghahawakan ko lang na basehan ng aking pagsasalita ngayon ay yung sinabi ni Presidente noong Sabado habang kami nag-usap dun sa COMELEC. At yung interview niya, pinaka-latest na interview niya kay Banat Bay, yun lang ang hawak ko na impormasyon. So everything that I do right now, from now,
from this time until 5 p.m. Is hinged on the basis of what I've or the information that I received during the last time na na-interview si Presidente, and of course yung impormasyon na hinihintay ko na manggagaling sa Office of the President, kung pupunta ba siya doon sa COMELEC para makapaghanda, makapag-roll out ang Radio Television Malacañang, ang PTV, para maabisuhan ang Malacañang Press Corps. Lahat. So sabi ko nga, Jade, pare-parehas lang tayo. Ang lamang ko lang ay ako yung nakakakuha ng official order at ako yung nag-distribute ng order sa lahat ng ating mga kasamaan sa media. Maraming salamat po, Secretary. Partner Mike. Secretary, napakalinaw ng lahat. At lagay ko, pag hindi ka pa naiintindihan na, iwan ko lang sa kanila. Meron kasing kasabihan na pag ayaw, maraming dahilan, pag gusto. Sa pakiramdam mo, nasa Malacañang ang Pangulo ngayon. Naku, hindi ko alam kung nasaan si Presidente. Honestly, hindi ko alam. Pero, Mike, mukha yung interview niya kay Banat Bay, mukha nasa Malacañang siya nung oras na yon. Kahapon na madaling araw. So wala namang nakarating sa akin na nagpunta si Presidente sa Davao, umuwi o nagpunta sa ibang lugar. So sa palagay ko ay nasa Malacañang siya kung yung pagbabasihan natin yung huling interview sa kanya ni Banat Bay. Ito na lang. Ito na lang para magtatal, magkaibigan naman tayo. Nasa Malacañang ang Pangulo ngayon. Mahirap na ma-miss ko. Hindi ko alam kung nasan ang Presidente. Pero kung nasan man siya, sigurado ako na nasa mabuting kalagayan ng ating Pangulo. Okay. Alright. Sige. Secretary, salamat. Alam kong busy-busy ka. Maraming salamat sa lahat ng clarification, sa lahat ng impormasyon. Tulad na sinabi ko, naiintindihan ko ang iyong kalagayan dahil dati ka rin, nasa media ka, alam ko yung iyong trabaho. Salamat, Mr. Secretary. Salamat din, Mike, at salamat, Jade. Salamat sa ating Sunshine TV sa patuloy na pagbibigay ng tamang impormasyon, patas lamang talagang objective. Kaya nga sabi ko, bilib na bilib talaga ako sa inyong stasyon. Trending na trending sa social media, sa YouTube. Kaya na, pinapanood lang kita, Mike, sa YouTube. So talagang kinukuha ko ang aking impormasyon mula sa inyong network. Kaya mabuhay po si Pastor. Alright. Thank you, Secretary. Thank you po, Secretary Martin Andanar, Presidential Communications Operations Office.